So ito na ang ating puto. Ube flavor. Ito yung maliliit. Ito yung malalaki. Hello guys, good morning. Yan, nakatapos na ako magawa ng puto. Today is the third day of holiday, but it's Friday already. So, pero sa ako po siya ng 5 days creation namin. Kung maalala niyo, sabi ko nga po, mayroon akong 5 days holiday. And today is Friday. So ang ginawa ko ngayon is puto. Gawa ko ng puto ube. Puto ube. So ito dalawa ko na nakita, ito yung maliliit. So ayan, meron na po ako dito ang lemon. Breakfast tayo. So unahin natin yung ito bago yung buto ito eh. So nauna yung dalawa yun. Ibig sabihin, unang batch ko yung dalawa. Tapos tayo sa lalas ko. So nakagawa po ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 17. Okay. 17 pieces po. Ah, bali 18 kasi ginain ko na kanina isa. So nataka mo ko eh. Gawin natin natin isa. So 18 pieces ang gawa kong malaki. And 2, 4, 6, 8. 8 pieces na maliliit. So 18 plus 8, 20. 6. So siguro mga 24-23 average na nagawa natin sa pinagsagin mga kanina. So ayan, good trip tayo guys. So, sarap niya. Magpapasarap sa kanila. Masarap na yung puto. Lasa yung pagka-ube niya. And yung cheese niya. Magpapakrimi po doon sa ube. Siguro maximum 5. Kasi siyempre mauubay ka na. Sa Pilipinas o sa probinsya, ginagawa ko pag naggawa ng puto, pag bumili ng puto, pinapartnera ng binubuan. Eh, hindi pa ako rin mag-binubuan. So, siguro next time, binubuan, partner. Mag-aaral muna ako. Sa ating guys, promise.
So yun po yung kagandahan. Matrabaho, makapagod. So butog ka na. Kaya nga kanina, hindi ko napigilin kanina kumain ako ng espresso. Kasi natatakam na ako. Kaya hindi pa ako nag-breakfast. Ngayon, tapos ka na magluto. Para ka na ako umay ngayon. Kasi yung pagdari ko itong ako, puso ba rin? So, dalawa po yung pinagutuan ko. Yung isa sa malaking kaldero. Yung isa sa rice cooker. So, ito po maliliit sa rice cooker po nyo. O, niluto. So, tingnan natin. Ang sa rice cooker. Number 3. Siyempre parehin naman kasi ng premix to eh. So, masarap din yan. Dito sa sisyan. Dito tayo sa okay, pares naman siya. Lasa. Pares ang lasa. Dahil ang pinagkari ko. Pares yan ang premix yan. Siya nga pala guys, yung ginamit kong cheese, wala kasi yung cheese ng bloke. So doon naman, pag-inis na ako sa rin, ginagamit ko yung sliced cheese. It's either cheese burger, burger cheese, or cheddar cheese. Ang inis na ko dyan. So yung ginamit ko dito is burger cheese. Slice. Like this slice is like a new job. Lapat na ako. Hanggang 5 lang kaya. But for now, kasi paano ito ko yun eh. Alam mo naman, kaya ako kayo ito. Miss?
Kung napansin nyo, yung mga ginawa ko, ginawa ko po ito, nabibiyak po siya, pumuputok po siya. Ibig sabihin, yung temperatura po ng pinaglutuan natin, pinag-estimate is talagang mahihit. Epekto rin po yun ng prelix. So kung gusto niyo po ng ano, gusto niyo po ng talagang perfect na ano siya, hindi ko po ito. Bawasan niyo lang po, adjust niyo lang po yung recipe. Kasi yung pag ganito po pumutok po, ibig sabihin hanggang pati loob po, lutong-luto siya. Medyo nakakatoy na lang yun. Kaya gusto ko. Talas ko iniinom ito. Juice eh. Kasi pag inuho tayo, tayo talaga ramdam eh. Pagkaya lang ako. Lilipat ito ng sa isang lagay. Yung may cover. Sana lang. Promise. So ayun na po, tapos na naman ating food report today. So sana po may natutunan po kayo ngayong araw. And hanggang sa muli po, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Team Just Love, Team Bisaya Vlogger, and Team Happiness. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, God bless. Mag-ingat po. Tayo-tayo palate. Bye-bye!